paano mo ma-enjoy yung ginagawa mo habang tumutulong ka sa pamilya mo. Okay? So, ang kwento ko ngayon sa inyo is yung typical na character ko na kung saan nung time na nagtatrabaho ako. Ako yung tipong sobrang nagtitipid para lang may maibigay talaga ako sa pamilya ko. Para lang may something na mailaan para sa kanila. Okay? So, pagpupunta ako sa mall, literal, marami akong gusto dyan sa mall. Pero, dumarating talaga sa akin na kung saan, kahit gustong gusto ko yung isang bagay na yon, hindi ko talaga siya nabibili. Bakit? Ang mindset ko, para to sa kanila. hindi ko to pwedeng ibili. Okay? So, and, kapag may gusto akong kainin, hindi ko rin siya nakakain. Which is, one time, napansin ako ng wife ko. Na kung saan, sabi niya, bakit nagtitipid ka? Yun yung term niya eh. Bakit ka nagtitipid? Okay? Which is, sa akin, wala namang masama. Okay? Pero, ang mali pala dun, ay kung saan, hindi ko na nabibigyan ng reward yung sarili ko. Ang term niya is bigyan mo ng reward yung sarili mo. And guys, this is Kelvin Dumalaos. My mission is not only to inspire, pero itong mga ganitong story ay sana makapulot ng bagong perception niyo sa buhay. Okay? So, ito guys, this is my message. Hindi masamang ibigay lahat yung pinaghihirapan natin para sa kanila. Pero para ikaw ay ma-motivate, para ikaw ay mas lalong ganahan sa pagtatrabaho, para ikaw ay mas lalong magkaroon ng energy, bigyan mo ng reward yung sarili mo. Ang sabi nga ng mentor ko, sa financial down natin, mayroon yan nakalaan, at least 5% para sa sarili mo. Bigyan mo ng value at reward yung sarili mo para mas lalo kang ganahan at mas lalo kang magkaroon ng mabigyan ng power yung ginagawa mo. So, habang nag-enjoy ka, natutulungan pa yung pamilya mo. Okay? Hindi mo kailangang ubusin yung sahod mo. Hindi mo kailangang ipang gastos lahat ng sahod mo. Pero, at least, meron certain amount para sa sarili. Again, please don't forget to subscribe and click the bell for notifications. Thank you.